mga ka-antip, good afternoon po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Pagpasensyahan nyo na. Pagpasensyahan nyo na ang inyong ka-antip na sales lady na napakadugyot ngayong hapon kasi nag-akyat kami ng mga gulong dito sa aming bodega. Ang amin po kasing bodega ng gulong. Kumbaga ng aside from doon sa sample sa display, yung mga nilalagyan namin talaga dito sa taas, dito siya sa taas ng tindahan. So, ganito po siya. Inaayos ko po siya ngayon kasi may dumating kami ng mga tires. So, ayan siya. O, yan ang pababa. Pababa sa tindahan. So, inaakyat namin yan dito. Hindi ko pa natatapos. Dami ko pang inaayos. Tapos dito. So, ang diskarte ko mga ka-antrep, share ko sa inyo. Ano? Diskarte ko na ginagawa is... Siyempre, ganito, minsan pag marami, halimbawa may bibili, kailangan mo umakyat, kailangan, siyempre, dapat magmamadali. Ganyan. So, pag hindi mo ma-recognize kaagad kung anong size yung hinahanap mo, siyempre, kapag halimbawa magkakaparehong mukha, hindi mo makaagad makita hanggat hindi mo tingnan, kung hindi mo matansya yung laki, nilalagyan ko ng label. Ganyan, oh. Halimbawa, ito, Fuji tire, ito, 75x17, power tire, dual, ganyan. Nilalagyan ko ng label yung loob ng gulong para... Hindi ko na kailangan tingnan dito sa ano, or dito, yung kanyang number. Madali ko siya makita. Isumi front, 275x17. Yan. Duramax, 275x17. So, yan yung aking ano, style. At nga pala, doon sa mga nagtatanong sa size mo yung compatible, yung dalawang bagay lang yung may share ko sa inyo at tinatandaan. Yun bang tinatawag nating... yung may mga nagtatanong kasi, ma'am, ano po ba yung ano yung size ng gulong ko? Halimbawa, ang gulong niya ay 60-80x17 o kaya ay 70-80. Saan tayo pa? Tayo dito. Dito tayo banda. Ayan, 80-90. 70-80. Ito. Ito ay Leo Samurai na 70-80. Meron din tayong power tire. Kaya lang, saan din banda? Doon yata sa kabila. So let's say, o kaya ito, Leo Laser na 225x17. So ito, compare natin. Kapag itong sa Rachel type, ayun yung mga yun na gulong, ito, ang kanyang size ay 70-80x17. So halimbawa, meron kasi mga bumibili ng gulong na pag halimbawa, hindi ganyan talaga yung number, hindi sila bibili kasi hindi daw yun yung size kapag i-convert natin into inches. Halimbawa ito. Ito siya ay 70-80x17. So ano ba yung 70-80x17? 70mm ito. Ang 70mm ang lapad ng ano ng gulong. Ito lapad niya, kanyang width. Ang height naman niya dito sa sidewall ay 80mm. And then, 17 yung kanyang rim. Yung laki ng rim niya. So, halimbawa kasi, ganyan, pag ang bibilhin na gulong ay, halimbawa, gagamitan ito ng inches, so, magiging ano ito siya? 250x17. Yan siya, 250x17. Ang 70-80. Or 70-90. Kapag ano kasi, like halimbawa yung mga standard size kalimitan, inches yung mga ginagamit. Ano ba yung mga standard size natin? Standard na mga ano, na mga gulong, yung mga retro na mga gulong na tinatawag. Yan yung mga Isumi, Bulldog, yung mga by inches ang ginagamit nila sa numbering ng tires. Halimbawa, 200x17, 250x17, 275, 300. Yung mga ganon, yun yung mga, ano, by inches yun siya, kapag diretsyong ganon, kapag hindi naka-indicate yung tatlong number. So usually kasi, kapag sa mga, ano, mga radial na mga, ano, na mga gulong, tatluhang number yan, kasi naka-mm sila, naka-mm ang sulat ng numbers, kagaya nga nito. Meron tayong 45-90x17. Ayun, yung may mga green na yun. 50-90x17. Ayan siya.
Tapos, mayroon tayong 6080 by 17. Mayroon naman tayo dito sa mga Leo Laser, sa mga Isumi Champ, Isumi Star, Isumi Excel Champ. Ang number nito, ang numbering niya ay, ayan, 225 by 17. 225 by 17, ito ay inches. 2.0 inches yung kanyang lapad. Wala na yun sila sa height eh. Tapos rim na lang kaagad. Kasi nga, yun yung mga standard size, standard na design ng mga gulong. May kagaya ng mga, halimbawa, ganyan, pag mga radial type, ayan, tatlong number, kasi kiniconsider yung lapad, yung tangkad, and then yung rim. Sa mga standard, okay na yung lapad lang, at saka yung rim, laki ng rim. So, kaya kapag halimbawa magkukonvert, pati sa mga interior, kasi usually, yung mga interior natin, lalo na kung mga Isumi. Sa Isumi kasi, standard number, retro type pa ng mga, size, di ba, ng interior. So, nandun sila sa 200, 1.75. Sorry, hinahapo ako. Grabe, kainit. Nag-start kami dito mga alauna pasado. Sobrang init talaga. Minamadali na kasi kahapon pa. Inaayos ko nga, para pag inakyat yung mga iba pa, naka-ready na. So, ayan. Ito, nilagyan. Pinaglilipat-lipat ko rin kasi inayos ko yung mga yung mga label. Pinagtatabi-tabi ko kasi medyo magulo kasi nagkatabi yung 18 at saka 17, 300 at pinagsama-sama ko yung 250 isang area, 300 isang area, 275 para magkaroon ng additional space. So, yun ang aking ma-share sa tungkol sa mga gulong. Kaya din kinukonsider talaga ng yung mga radial type ng mga gulong designs, yung gilid nito. Kasi nga, more on, halimbawa ganyan, lalo sa mga tubeless, is kinukonsider talaga yung height nito na mag-match sa lapad nito. Kasi more on mga for high speed. Ayan siya, more on pang high speed. Pero yung mga standard na mga retro type, ganon. Mga pang heavy duty, pang heavy loads, is the rim and the lapad. Ito kasi heavy duty to dito eh. Hindi kagaya nito kaya malambot kasi yun siya. Kumbaga doon sa pagbaba nito, kumbaga flexible yung mga gilid nito. Yung mga yun, 'di ba? Hindi kagaya ng mga ganito, 'yan yung mga Isumi, yung mga pang heavy duty na mga gulong, mga standard na mga gulong ay consider lang yung lapad lang at saka yung laki. Hindi na kinoconsider yung tangkad. Yan. Kasi more on tigil din naman to eh. Para sa heavy loads nung halimbawa mga motor nila, nung angkas, ganun. Kagaya ng mga radial type ay kinoconsider yung lambot dito. Halimbawa, di ba, kagaya niyan sa mga raider, mga sniper, yung mga nakamags. Ayan. Consider yan lahat dito. Ayan, mga tires na mga naka 3 numbers kasi po naka mm yung numbering, hindi po siya naka inches. At saka design siya for sa mga high speed, pang high speed siya na gamitan ng mga klase ng mga gulong. Okay, pag-usapan natin yan next time ang tungkol sa mga gulong. I-share ko sa inyo ang aking konting nalalaman. At kung mayroon kayong mga konting idea pa, yan, share nyo na lang din po dito para mabasa ng ating mga ka-untrip din at magkaroon din sila ng idea doon sa mga sinasabi ko at i-deeper natin yan, analyze yung tungkol sa mga gulong. Kasi minsan mayroon mga rider or motorcycle owners na hindi nga nila alam yung size ng gulong nila, tapos pag suggestan mo,
Kagaya ng halimbawa, madalas yan. Halimbawa, i-convert natin nga ito. Halimbawa, naubusan tayo ng Leo Samurai or naubusan ka ng ano bang mga ano dyan. Depende kung anong brand meron kayo naubusan. Tapos may available ka. Meron kang Leo Laser. May Chum ka. So, tapos, offer mo, meron tayo ma'am, Sumi Chum, kasi ganito din halos yung kanyang spike, you know. O kaya Leo Laser, ayan oh. Ayan. Nasa 250 by 17. Tapos ay baka hindi po kasi ma'am kasi kasi 7080 yung yung motor ko. Ganon. Halimbawa sa mga mga pangharap ng mga XRM ganon. Tapos ganito yung numbering. So kung i-convert mo, pwede na po yun siya kasi naman din siya parang Rachel type din naman siya. Tapos converted, naka inches lang siya. Yung mga ganito ay naka in mm. Okay, yun lang. Back to work po muna ako. Ang initinit toys na pawis ako. See you on my next video at pa-comment na lang po sa mga gusto pang mag-shout out. At shout out po pala sa shout out po sa B2YS Vulcanizing and Motor Parts Shop from Silay City, Negros Occidental. Ayan, mayong hapon da sa ito na sa inyo tanan, init-init mandra battery sa amon, init-init gid ari ko sa taas sa bodega sa mga gulong. Of course, sa ating loyal and very supportive dito sa ating channel Uno Motorcycle Parts and Accessories sa Tanagan, Kalatagan, Batangas. Ayan, drop by po kayo dyan at pili-pili mga suki. And of course, sa atin ding ka-antrip sa aking motor parts and accessories sa Ilocos Sur. Hello, good afternoon po sa inyong lahat. Ayan, punta po kayo dyan mga taga Ilocos Sur sa aking motor parts dahil ayan, marami dyan stock si ma'am para ma-out na yung kanyang mga pyesa dyan. Okay. At ayan, shout out daw po kay Sir Rolando Tixon, owner ng GT Works Motorcycle Parts and Repair Shop ng Barangay Santa Isabel, San Pablo City. Hello, sir. Sir Rolando Tixon, ang owner ng GT Works Motorcycle Parts and Accessories, at shout out na rin diyan sa inyong mga mekaniko today. Ngayong araw wala yung aming dalawang mekaniko kasi nakilibing sa kanilang kapamilyang yumao, kaya ang asawa ko ang nandiyan nag-mechanic at kami nung aking kasama din dito ang nagpipisa, nag-akyat ng mga gulong para mamayang gabi is konti na lang ang aming mga gagawin. So ayan, salamat sa inyo at pa-share din po ng inyong mga konti ding mga mga nalalaman sa ating comment section at mag-comment lang po sa mga magpapa-shoutout. At sabihin nyo po ang inyong address para po ma-shoutout natin ang ating mga ka-antrip na kung may hinahanap ay punta dyan lang sa inyong mga shop. Thank you very much. See you in my next video. Ang init. Bye-bye!